na hiya ka na. Ah, giray. Ang cute ng bahay niyo. ね、めっちゃ吠えてるね。素敵。あ、かわいい。いいね。あ、かわいい。どんけつにゃは。こんにちは。そのにとたいそばはいにミスチェリー。あやん。Yes, Merry Christmas! At interviewin po natin si Miss Cherry sa kanyang, ano, itong pagpapaganda ng kanyang bahay na garden. Sa garden yan, puro full of illumination, guys. Ayan. Maligayang Pasko sa ating lahat. Ayan, napakagandang binibini. Matagal na rin nakatira dito si Miss Cherry sa Mieken. And then, gusto kong tanong kay Miss Cherry, bakit ano nakapag-inspire sa kanya at na ganito, nagawa siya ng illumination. Napakagandang illumination sa bahay niya. Parang park, guys. Ayan. Oh, yeah, Miss Cherry. Well, 23 years na ako dito sa Japan. Oh. So, nung pagdating ko dito, ibang-iba yung natatnang kong preparation. Hindi katulad sa Pilipinas na, di ba, very colorful, napakaganda sa Pilipinas, kahit na simple lang ang buhay, pero ang preparation natin ay very colorful. So, naisip ko, bakit hindi ko gawin dito? So, especially this is a place namin, bihira lang siguro ang foreigners tulad ko. So, yun, nag-start ako, plus yung husband ko, excited din siya na tumutulong sa akin sa mga preparations. Yun, paunti-unti, naging ganito na siya. Kaya, happy ako kasi yung mga bata, madalas pumupunta dito. Napakaganda! Si Maiden, makikita nyo, gantuan-tuan siya dito sa bahay ni Miss Cherry. Itanong natin, guys, kay Miss Cherry, kung, di ba marami kasi iba't ibang klaseng illumination niya sa bahay? Na na-amaze ako kasi may mga Santa, may mga mini, ang dami iba-iba, tapos may parol na pang Pilipinas talaga. So, syempre may mga magtatanong sa atin, mga Filipino, na saan nabibili yung mga ganito? Pwede mo bang i-ano sa kanila kung saan pwedeng makabili ng ganyan? Actually, yung parol namin doon sa taas, ano yung galing sa Pilipinas. Ooh. Timing, umuwi kami ng December sa Pilipinas. Ooh. So, kasi taga Tarlac ako. Ooh. So, sa Tarlac, sa Pampanga, marami kami yung mga iba't ibang mga lantern. So, yun, inano ko, inuwi ko dito sa Japan, hand carry. So, every year, yun yung inaano ko. At saka pinagmamalaki ko, sabi ko sa mga tumitingin dito, sabi ko, made in Philippines yan. Wow, galing. So, may touch talaga ng Pilipinas. Tapos, maganda yung mga ano niya kasi iba't ibang klase ng style ng mga ano niya dito sa loob ng garden niya. So, most of the lantern, most of the illumination, saan mo siya nabili? Kasi ang cute niya, may ribbon, may mga Santa sang.
yung kasing husband ko, mahilig siya sa, actually kung mapapansin nyo, parang antique style na. Parang ano, country. Yes. So, country. Yung husband ko, ang mas, ano, ang may interest na maghanap ng mga unique. So, napaka ano po ng husband ni Miss Cherry, napaka supportive po talaga. Yun din ang importante kasi sa atin, lalo na sa ating mga Pilipino, lalo na yung mga husband na Japanese, na pag syempre, pag supportive ang husband natin, kaya natin gawin. Pero pag ayaw ng husband natin, wala tayong magagawa kasi syempre, husband natin yun. So, importante talaga dito na nandito ka sa Japan na supportive din ang husband. Yun! Especially the preparation kasi hindi ko kayang umanik sa taas. Tapos mag-use ng ladder. So, mahirap yun. So, siya lang ang lagi nag-help sa akin sa preparation. Pati yung sa pagliligpit lagi. Oo, yun. So, napansin ko rin na syempre, ang dami nitong illumination mo. Paano yung mga wirings? I mean, yung cord niya, kailangan ba nun? O kailangan meron bang switch sa labas? O ano? Actually, mahirap siyang pag-isahin na i-timer. Kasi, actually, ang switch na siguro nasa anim na switch. Meron sa taas, meron sa iba't ibang ano ng side ng garden. So, pag kuminsan, during my work, kailangan ko lumabas sandali para i-switch lang isa-isa. Pero, naka-on yan until 11 to 12 in the evening. Oh, so, hanggang 12. Kaya nga kami, naki-view kami at naki-picture. Napakaganda, guys. Tignan niyo yung picture na to with Mai. Ang cute na mga design, na mga post ni Mai. Natuwa nga ako sa kanya kasi nung nagpakilala siya sa akin, sabi niya, sabi niya, I'm half Filipino and Japanese. Sabi niya, so, di ba? Yung bang very proud sila na sabihin na half sila. Ganun, di ba? Tama. Sana po, guys, maka-inspire si Miss Cherry sa inyo na kahit nandito na sa ibang lugar tayo, sa ibang bansa, na tahimik, na pag-Christmas, walang masyadong mga, yung spirit of Christmas. Pero at least, kahit nasa ibang bansa tayo, yung nararamdaman natin na nasa Pilipinas tayo. Oo. Especially kung may mga nakikita tayong kapwa Pilipino, makikishare, makikijoin ng time with them. Yun ang pinaka-importante, di ba? Kahit malayo tayo sa pamilya sa Pilipinas. Yun lang makita natin ng kapwa Pilipino. Masaya na rin. Masaya na tayo. Especially this season. Especially this pandemic.